Hello, hello mga ating! Welcome back to my channel! For today's video, mag-aaral tayong maglinis ng kuko. This video is applicable sa mga mamshies na busy. Like yung may mga babies na maliliit, tapos wala silang time para mag-parlor kasi kakain pa rin ng oras yung pagpunta mo sa parlor, tapos may iwan mo yung baby mo, o yung may mga business sa bahay na hindi mo kailang, hindi mo maiwanan. So, kung meron naman tayong mga free time, like siesta time, instead na mag-siesta time tayo, maglinis na lang tayo ng kuko. Pero syempre, huwag nating kakalimutan din na maging maayos o malinis ang ating mga kuko. Kasi, isa rin to sa mga tinitingnan ng mga tao kung malinis ba ang ating kuko. So, last 3 weeks ago, meron akong time magpa-parlor. Nag-parlor ako. Nagpa-gel polish ako. Pero this time, since nabubura na siya, so, nakikita niya na meron na siyang, nakikita niyo yung pinagtubuan na ng kuko. So, 3 weeks old na kasi to. Medyo hindi na siya magandang tingnan. Kaya, subukan naman nating maglinis ng sarili natin. Kasi yun nga, minsan wala tayong time para magpunta ng parlor. Try natin na tayo naman sa sarili natin ang maglinis. Pero syempre at least, bukod sa nakatipid ka na ng oras, makakatipid ka rin sa money. Sariling sikap. So yun nga, dahil maglilinis nga tayo ng kuko, syempre, kailangan natin ng manicure set. Wala akong proper knowledge sa paglilinis ng kuko. Itatry ko lang na kung kaya ko sa sarili ko ang paglilinis ng gel polish. Though, kaya ko naman maggupit, pero yung gel polish na pang professional, wala akong proper study or pag-aaral doon. So, try natin sa sarili natin, pero at least achievement na rin yun, diba? Hindi lang tayo marunong magluto, hindi marunong manahe, hindi lang tayo marunong maghalaman. So, bilang mommy, kailangan flexible tayo. Kaya natin gawin ang lahat. This time, salamat, Shopee! Meron tayong mga package na in order sa Shopee. So, ilalagay ko na lang sa description below yung mga store na pinagbilhan ko ng manicure set. So, affordable to. Yun nga, since nasabi ko kanina na makakatipid tayo kung sarili, tayo mismo sa sarili natin ang maglilinis ng ating kuko, ito, investment na rin to. Hindi mo lang naman to one time gagamitin. So, gagamitin natin to pag natuto na tayo, anytime na gusto natin magpalit ng polish, maglinis ng kuko, pwede natin siyang kunin sa atin. Dahil, meron na tayong sarili nating sets. So, this time, since gel polish nga, kailangan ng hindi siya ordinary yung paglilinis, kailangan natin ng ito. Yan. So, partner na siya. Isang set. So, dahil mag-e-experiment din tayo soon sa mga next videos ko ng nail art, bumili na rin ako ng ganito. Saka ng sari-saring Cutix. Gel polish. Ito din. Kasama na yan dyan. Ito yung panggabi. Meron siyang iba't ibang mga talang. Meron din ganito. So, simulan na natin ang pagtatanggal ng gel polish. Munti ko nang makalimutan. Hindi matatanggal ang gel polish natin kung walang
Gel Polish Remover. Nail Polish Remover. So, binili ko to sa Watson. Mura lang, 75 pesos lang. Matagal mo na rin siyang magagamit. Ano to eh? Pili kayo nung non-drying. Kasi yung iba, diba, minsan pag tinanggal nyo yung polish or ordinaryong polish, nagwa-whiten siya. Siya hindi. So, tatry natin later kung papaano ba. Kung hindi siya namumuti, try natin later. So, dun sa may mga sa mga mommies na mayroong babying maliliit, while natutulog ang inyong babies, pwede nyong gawin to. Diba? At least, libangan or another achievement. Hindi natin naiwan ang baby natin. Nabantayan pa natin sila, nakapaglinis pa tayo ng kuko natin. Diba? So, dun din sa may mga tindahan, sari-sari store. So, habang naghihintay tayo ng mga bibili, ng mga kliyente, pwede rin natin itong pagkalibangan. Make sure hindi dadampi sa balat ninyo yung machine, ha? Kasi umaandar siya, delikado. Easy-easy lang, relax lang. Yan. So, matte, nagiging matte color na siya. Kaya pala black ang aking ginawang table sa pen para makikita natin yung polish na natatanggal. Huwag masyadong madiin. Dampi-dampi lang. Madali lang siyang gamitin. So, matte color na siya. Ayan o. Wala na siyang kintab. Para mas sure, eto mas magaspang. Mas magaspang siya. So, para yung mga gilid-gilid is matanggal pa natin ang okay. Make sure na natanggal nyo na lahat ng kintab. So, kitang-kita naman natin na wala na siyang kintab kahit doon sa gilid. So, lalagyan natin ng gel polish itong dalawang ziplock. Kasi ilalagay natin yung ating kuko doon. Yung kasha lang ang ating mga kuko. Okay. One down. So, hindi na tayo gagamit ng bulak, yung traditional, at saka ng foil or nail clip. So, ito yung dalawang ziplock. Ilalagay natin yung ating kuko dyan. Tapos, meron tayong maligamgam na tubig dito. 20 minutes later. Ito yung ating ano kanina, oh. So, meron siyang natanggal. Yung mga acetone kanina. So, nagtanggal na siya dyan. Ayan na siya. Okay. So, habang nakababad siya kanina sa acetone, tsaka sa warm water, natanggal na yung iba. Kung wala tayong bulak at wala tayong foil, pero naka-gel polish tayo, gusto natin tanggalin, walang problema, basta may acetone at maligamgam na tubig.
pero meron pa rin siyang mga residue, yung pinagdikit ng base. So, gagamitan lang natin siya ng konting aceton para matanggal yung base. So, and then, pwede na tayong mag-cuticle remover para mapalish lang natin yung ganyan. After nating maglinis, maglotion tayo. Ng kuko. Maglinis na kuko, maglotion tayo. So that's it. Malinis na siya. Tara! Ready na uli sa panibagong polish. Ready na ulit tayo, mga ating. Abangan nyo po ang aking next video. So, ang ating naman pag-aaralan ay nail art. So, I hope you enjoy, you like, and meron po kayong natutunan kahit po konti sa aking ginawa na video today. So, mga mamshies, mga ating, so, kayang-kaya natin din sa ating mga sarili na maglinis ng ating kuko. So, napakarami nito. Abangan nyo po sa aking next video. Tada! Mag-e-experiment tayo. Thank you! Bye! I hope you like it. See you on my next video. God bless you all. Bye!